Tulad ng pagsapit ng Valentine's Day o Araw ng Mga Puso, buhay na buhay ang dangwa tuwing papalapit ang Araw ng Mga Patay. Ngunit dahil may pandemya, masasabing hindi ganun kabuhay ngayon ang bentahan ng mga bulaklak sa bagsakan sa Maynila na sinabayan pa ng hindi kaaya-ayang panahon. Si Ditas Mamawag na ilang dekada na nagbebenta ng mga bulaklak sa dangwa, sinabing ramdam na ramdam nila ang matumal na benta. Ay mahina-hina pa rin po sa ngayon. Pero kayo po ba umaasa na habang papalapit yung pagsasara ng mga cemetery, memorial park, tataas po ang benta niya? Pag sana ngayon na bago magsara, gumanda-ganda kita. Sa utos kasi ng Interagency Task Force, sarado ang lahat ng mga pampubliko at pribadong libingan sa Metro Manila simula sa Oktubre 29 hanggang Nobyembre 4. Sinabi ni Aling Ditas, sa mga nakalipas na taon, ilang linggo o araw bago ang Todos Los Santos, hindi na sila magkamayaw sa pag-order at pagsasaayos ng mga bulaklak. Linggo-linggo, marami ng tao. Halos araw-araw. Marami nang namimili. Ngayon po talaga. Ngayon. Lalo na pag ganyan umuulan, lalo walang namimili. Talagang ano kami, hirap sa pagbenta. Bagamat hirap sa benta, hindi pa rin magawa ng mga negosyante sa dangwa na magtaas ng presyo. Ang mga simpleng ayos ng mga bulaklak sa maliliit na paso ay 100 piso. Samantalang ang pinakamahal naman na nasa basket o vase ay hanggang 700 piso. Naka-arrange na. Kagayan, mga naka-arrange sa mga bulaklak namin. Sa ngayon, ma'am, magkano po yung ano? Dumaas po ba ang presyo niya? Hindi pa rin kami masyadong... Magkano? 200 pa rin. 200 pa rin? Mm-mm. Yung mga nasa pasutong ganyan, magkano yan? 100. Ayan po yung... Yan pinakamababa namin presyo. Pinakamahal din naman po? Pinakamahal pa rin namin na ganyan sa hanggang 500 eh. Depende sa arrangement, 700. Depende po. Yung nakalim mo kayo ng parang masyadong marami? Hindi naman po. Alalay lang po kami. Alalay lang po sa paggawa. Kasi mahirap din na masisiraan ka, lalo ka malulugi. Depende kasi minsan sa bugso ng tao rin. Pero pag malapit na maubos, gagawa. Si Aljan Sangkap alalay din sa pagsasaayos ng mga bulaklak dahil maging ang mga suki nilang na-order ng mga bulaklak ay wala pang paramdam. Ang ating bentahan? Matumal, sir. Matumal? Hmm. Pero kahit pa paano, busy kayo o iba yung mga nakaraang taon? Iba po yung mga nakaraang taon. Ano yung ginagawa nyo? Talagang... Display lang po siya, pantinda lang. Kasi pag wala kang display, hindi ka mabebenta kahit paano. Yung mga order, sir, wala? Wala po. Para sa puntod? Wala po, sir. Sa sinasabing new normal, ayon kay Sangkap, ang kanilang negosyo ang isa sa mga labis na tinamaan. Normal na ngayon, new normal, ikaw nga. Hmm. Normal lang yung may paisa-isang nabili. Dalawa, ganun lang po. Sa isang araw yun? Hmm, madali lang naman pong kung... Minsan po malakas pag yung Saturday and Sunday. Yun lang po. Nakakabenta-benta po ng konti. Walang pinagkaiba to sa sitwasyon ni Sandy Eng. Naramdam na ramdam ang pagiging ordinaryong araw na lang ngayong papalapit na ang Araw ng Mga Patay. Medyo matumal po eh. Hindi po ganun kabit. Compare niyo po last year? Opo, mas mabili last year. Ngayon hindi. Kung may mangilan-ngilan na bumibili ay ang mga naghahanap pa ng nauuso ngayong dried flowers na gagamitin naman pandekorasyon sa bahay. Sa magkabilang bahagi ng dangwa, kitang-kita na walang kita ang mga nagtitinda ng bulaklak. Sa katunayan, mas marami pa ang kanilang bilang kaysa sa mga bumibili. Nakakaakit pa rin sa paningin ng mga inayos ng bulaklak. Ngunit dahil sa pagkansila ngayong taon sa tradisyonal na paggunita ng Araw ng Mga Patay, mistulang display na lang ang mga ito sa mga tindahan. Janice Cosio, Radyo Inquirer, 990. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.